Uruk, pinakaunang sibilisasyon na bumago sa buong mundo sa pagsulong ng makabagong kaalaman. Sa bansang Ninive, natagpuan ang cuneiform tablets, kabilang na dito ang kamanghamanghang kwento patungkol sa mga higante, kakaibang mga hayop at misteryosong sasakyang panghimpapawid. Dito na ibaon ang pagkadami-daming sikreto patungkol sa human mysteries, shocking traditional archaeology sa kanilang bagong tagpo at kwento na matagal nang inilihim sa atin, ilang libong taon na ang nakakalipas. Uruk o Warka ay isang syudad na namayagpag sa South River Valley, sa pampang ng ilog Euphrates, at ang kanyang sibilisasyon ay umabot sa Mesopotamia na naging world's earliest and most significant metropolis, kung saan matatagpuan ang mga napakatanyag na mga mythical rulers gaya ni Gilgamesh. Malayo sa Diyos na ating alam na nagkatawang tao, kundi katulad ito ng isang misteryosong nilalang. Ngunit bago natin pag-usapan si Gilgamesh, atin munang alamin ang simula ng kasaysayan ng isa sa mga sinaunang misteryosong sibilisasyon. Katulad mo rin ba akong uhaw sa katotohanan? Gustong palawakin pa at pagyamanin ng pangunawa? Buksan mo ang iyong isip at samahan mo akong rurukin ang kasaysayan upang hanapin ang itinatagong katotohanan na matagal nang ibinaon sa limot. Kung aminado ka, hanggang saan ang iyong paniniwala? Ang Uruk ay nadiskubre noong 1853 ng nagngangalang William Loftus ayon sa world history. At kahit na ang mga tanyag na mga archaeologist ay natagpuan lamang ulit ito noong siglo ng 1912 hanggang 1913. Kasama ni Julius Jordan ang German Oriental Society and the German Archaeological Institute. Natagpuan nila dito ang mga Ishtar Temple na may kamanghamanghang mga adobe mosaics at bricks ayon sa Britannica Encyclopedia. Nagulat siya sa kanyang natagpuan na mga sirang parte ng sinaunang bakod na pumapalibot sa buong syudad sa halos 3,000 taon before Christ. Kung saan ayon sa mga huling pag-aaral, ang taas ng bakod na ito ay umaabot sa 15 metro at mahigit 9 na kilometrong haba na ginawa ni Haring Gilgamesh. Taong 1950s, Heinrich Lenzen ay natagpuan nito ang ilang mga tabletas na nakasulat sa salitang Sumerian na may petsang 3,300 BC. At ito ang naglalarawan na ang Uruk ay ang kauna-unahang sentro ng syudad na gumagamit ng pagsulat bilang isang pamamaraan ng pakikipag-usap o pagbibigay impormasyon sa araw-araw nilang pamumuhay. Marami pa rin noon ang hindi naniniwala bagkus sa mga ipinakitang mga tuklas at mga ebidensya na ito ang naging first urban human settlement at pinakasentro ng lipunan na may pinakamaunlad at pinakamakapangyarihan na ekonomiya sa lahat. Naidagdag pa rito na siya lang ang may pinakamatanyag na mga templo
na itinanghal sa ziggurats and palaces na may humigit kumulang na 80,000 inhabitants upang pangalanan ito na pinakaunang syudad sa buong mundo. Maraming pagsubok din ang nalampasan ng syudad na ito. Naitay ito sa pamamagitan ng Neolithic settlement around 5,000 BC upang maging isang pinakamakapangyarihang syudad. Sadyang maunlad at itinuring na pinaka-impluensya sa pagitan ng 4,000 and 3,000 BC hanggang sa kanyang pagbagsak pagkatapos ng 700 AD. Magkagayunpaman, ang impluensya ng Uruk ay siyang pinakamakapangyarihan na umabot sa ilang panahon upang pangalagaan ang kanyang pangalan na naging isang pinakatanyag at pinaka-impluensyang sentrosidad ng sibilisasyon. Subalit, hindi palubos na maliwanag sa lahat kung bakit siya'y naging pinakasentro ng sibilisasyon at naging sukdulan ang pamamayagpag. Naging tanyag sa kanyang kapangyarihan sa ekonomiya, mga magagandang lupain na umiral sa lambak ng dalawang ilog na nagpayaman sa mga pananim at nagbigay ng masaganang pagkain sa rehiyon. Ito posible ang nakainganyo sa mas maraming tao upang sumama sa urban planning, creating businesses sa lahat ng rehiyon at nagawang matiwasay ang mga buhay-buhay ng mga tao dahil wala ng hidwaan para sa kanilang pamumuhay. At nagbigay daan na rin upang sila'y maging produktibo sa mga positibong bagay-bagay na ikauunlad ng lahat. Pero may paniniwala ang mga theoretical circles o mga sinaunang astronauts, alternative theorists at ang mga iba pang hindi naniniwala sa kasaysayan na siyang ibinahagi sa atin na maaring mayroong divine influence na hindi kabilang sa planetang ito. Kung aminado ka, hanggang saan ang iyong paniniwala? Sekarya Sitchin, isang dalubhasang scholar ng antiquity, binanggit nito na nagkaroon pa ng alitan sa pagitan ni Enmerkar at ang Diyos ng Aratta. Ang Uruk ay itinayo ni King Enmerkar noong 4,500 BCE. Ito ay ayon sa Sumerian King List na matatagpuan sa World History Encyclopedia. Ang alitan ay nagtapos sa isang napakalakas na bagyo na nagdulot ng katakot-takot na tagtuyot na umabot sa Aratta, kung saan ito ang kagustuhan ni Enmerkar upang alunin nito ang kaharian ng Aratta. Ayon sa mga ulat, ang hari ng Aratta ay nagpahayag ng mga sumusunod. Ito ay ang Inanna o Queen of the Sky, na hindi nito pinabayaan ang kanyang kaharian sa Aratta at hindi nito ipinasakamay kay Erech, the God of the Sky. Ang cuneiform tablets na natagpuan sa Ninive na nagkukwento patungkol sa mga giants, kakaibang halimaw at siyempre mga misteryosong flying objects. Sa lahat ng mga ito, si Gilgamesh lamang ang nabigyang diin dito, sapagkat ikinonsidera siyang the oldest epic of humanity, kahit ikumpara pa ito sa Old Testament, kung saan dito kinopya ang kwento ng pagkalikha ng sanlibutan, at pinalitan ang pangalan na Gilgamesh at ginawang Noah. I smell something fishy here. Ang tanong, hanggang saan ang iyong paniniwala? Sa loob ng 5,000 taon na paniniil sa Uruk, may mga partikular na mga teksto ng kasaysayan na naglalarawan na siya ay umiral na, mayroong hindi kapanipaniwala at hindi malamang pinanggalingan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kasaysayan ay hindi na mayagpag sa paglipas ng panahon. Tatapwat ang makikita natin sa mga nadiskubreng mga cuneiform tablets ay nagpapakita ng kasaysayan na puno ng pagdurusa,
buhay at kamatayan. Ang mga Sumerians ay binensagan si Gilgamesh na daman, maaring isang nilalang o isang katauhan lamang, sapagkat sino ba ang nakakaalam ng lahat at ng katotohanan, dahil tayo ay kulang ng sapat na kaalaman. May mga nagsabing, it was a hybrid between gods who came from heaven and humans. Kaunting karagdagan lamang, sinabi nilang perpekto at walang kakulangan noong ang Diyos ay nilikha nito. 75% ang sa Diyos at 25% sa tao upang maging isang perpektong nilalang. Marami na tayong nakita at narinig mula sa ating kasaysayan na ibinahagi sa atin ng mga magigiting at magagaling na mga archaeologists at orthodox, pati na ang traditional history ay naglihim ng napakaraming detalye patungkol sa ating pinagmulan. Uruk ay isang konkretong halimbawa nito. Kasama dito ang mga kwento patungkol sa mga gods and goddesses na nagmulat sa atin na magtaka kung wala itong impluensya sa kabila o higit pa sa ating nalalaman. Ngayon, sapat na ba itong aking binanggit upang ikay makontento patungkol sa ating pinagmulan? Kung ikaw ay uhaw sa katotohanan, buksan mo ang iyong isip at palawakin pa ang iyong pangunawa. At sama-sama nating hukayin ang itinagong kasaysayan ng ating pagkalikha para hindi tayo nasasakal at nabibilanggo sa mga kamay ng mga mapang-alipusta at gahaman sa kapangyarihan at karangyaan. Kung aminado ka, hanggang saan ang iyong paniniwala? This is PAPSEETV. Hanggang sa susunod, peace out.